Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan. Lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa ng pangalay Cleopas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon." "Ano mga bagay?" tanong niya. At sumagot sila, "Tungo kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya na aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay. At siya ipinako sa krus. Siya pa naman ang inaasahan namin na magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan, ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito. Nabigla kami sa binalita ng ilan sa mga babaeng kasama namin. Maaga-maaga raw sila nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila na isang pangitain. Maanghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kaya hangal ninyo. Ano't hindi nyo na mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi pa't ang Mesiyas ay kailangan magbata ng lahat ng ito bago niya kamta ng kanyang marangal na katayuan? At ipiniliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili. Simula sa mga at ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan, si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad, ngunit siya'y pinagkapigil-pigil nila. "Tumuloy na po kayo rito sa amin," sabi nila, "sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na." Kaya sumama nga siya sa kanila. Nang sila'y kasalo na nila sa hapag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala. At nawika nila, "Kaya pala, gayon ang pakiramdam natin habang tayo kinakausap sa daan at ipinaliliwanag sa atin ang mga kasulatan." Noon din ay tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Narat na nilang nagkakatipon ang 11 at ang ibang mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muling ang nabuhay ang Panginoon, napakita kay Simon, at isinalaysay naman ang dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala nang paghati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nakapagtataka na sa tagal nilang magkakasama ni Jesus at ng kanyang maalagad, nung si Jesus ay muling nabuhay, hindi siya nakikilala ng kanyang mga alagad. Halimbawa ay nagpakita siya kay Maria Magdalena at napagkamala ni Maria Magdalena na si Jesus ay isang hardinero. Napakita si Jesus kay Simon, napagkamala niya itong isang ordinaryong mangisda. At dito naman sa Ebanghelyo, napakita si Jesus sa dalawang alagad, si Cleopas at kasama niya, napagkamala naman nila na isa lamang isang ordinaryong estranghero or manlalakbay. So bakit ganun? Bakit si Jesus ay nagpapakita sa kanila sa pagiging ordinaryong tao? No? Kung babalikan natin ang sinabi ng Panginoon sa kanyang maalagad, nung siya'y bago siya namatay sa krus at muling nabuhay, ang sabi ni Jesus, "Ano man ang gawin ninyo sa pinakahamak ninyong kapatid, yan ay sa akin niyo ginawa." So ang ibig sabihin ni Jesus ay,
makita dapat natin si Jesus sa ating kapwa. No? Makita o makilala natin si Jesus sa ating kapwa. Yun ang mensahe ni Jesus sa kanyang muling pagkabuhay. At sa ating ebanghelyo, ay yun nga, nakisabay sa paglalakad itong si Jesus kay Cleopas at sa kasama nito. Hanggang siya nga ay naanyayahan na makipaghapunan na sa bahay nila Cleopas. At nagpaunlak naman itong si Jesus na hindi siya nakilala. At may ginawa si Jesus, itong kanilang, may ginawa itong si Jesus na na-recognize nila, nakilala nila si Jesus. At ano yun? Ang ginawa ni Jesus ay yung nagpasalamat at pinirapiraso ang tinapay at ibinahagi sa kanila. No? Nakilala niya yung kilos na ginawa ni Jesus, yung offered, the bread was offered to God, no? Broken and then shared, no? Offered, broken, and shared. Yun yung tatlong gesture at tatlong pagkilos na nakilala nila, no? Kinabahan sila. Lumakas ang tibok ng kanilang dibdib. Hindi lang nila kagad masabi, ang Panginoon. Hindi nila kagad nasabi yon. Pero bago nila nasabi yon, nawala na si Jesus. No? Pero they were able to recognize the Lord in the gesture of offering, breaking of bread, and the sharing of bread. Naalala nila ang ginawa ng Panginoon sa huling hapunan. Alam niyo mga kapatid, tayo bilang mga Kristiyano, tayo mga Katolikong Kristiyano, ay isa sa pinakamahalaga nating paraan ng pagsamba ay ang Banal Eucharistia, ang Banal na Misa. At sa Banal na Misa ay isinasagawa natin at pindidiriwang natin ang huling hapunan ng Panginoon. No? Na minsan lamang itong nangyari, subalit ito'y para sa lahat na ng panahon, sa lahat ng mga sumasampalataya. Kaya tuwing tayo nagdiriwang ng Banal na Misa, tayo ay nagiging kaisa ng ating Panginoon sa huling hapunan. No? Nang kanyang sinabi sa kanyang maalagad at kinuha ang tinapay at sinabing ito ang aking katawan. Kinuha ng Panginoon ang kalis ng alak at sinabing ito ang dugo, ang kalis ng aking dugo. Kaya tuwing Banal na Misa, tayo ay nagiging kaisa ng Panginoon doon sa huling hapunan niya sa kanyang mga alagad. At doon ay nakikita natin sa Banal na Misa si Kristo. Kaya nga po mga kapatid, sa panahong ito ng pandemya na hindi kayo nakakasimba at kayo nakakadulo lamang ng misa sa inyong mga cellphone, no? Sa inyong mga laptop. Alam ko na yung iba sa inyo ay kumbagay may napakalakas na desire, may matinding desire to be able to come to the church again to receive the Lord in communion, no? Kasi alam naman natin, no matter how beautiful our online masses are, still, you cannot say that is a true mass, no? That is only a virtual mass. That is not true mass. Sapagkat ang tanging totoong banal na misa ay yung matatanggap mo ang Panginoon sa banal na komunyon. Siyempre sa online, ano lang, virtual communion lang magagawa nyo, no? Iba siyempre yung physical communion. And that makes your celebration of the Holy Mass complete. Receiving the Word and receiving the Holy Eucharist. No? Kaya nga po mga kapatid, ipanalangin natin na harinaway tumigil na itong paglaganap. Pagbulusok pataas ng COVID, nawa po ito bumaba ng muli. Kahit papano ay makabalik-balik naman tayo kahit papano sa new normal, no? Upang muli tayo makapunta simbahan at matanggap natin ng Panginoon sa banal na Eucharistia, no? Sa kanyang katawan at dugo.